sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan at matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin nila. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanang ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanang ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ni Kristo. Nagsalita siya sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong tinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanang ito'y pinanabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, inihanda ninyo ang inyong mga isipan.
magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat, at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, mga ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna ang mahuhuli, at maraming nahuhuli ang magiging una."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Karamihan po sa atin, no, at kadalasan, takot tayong mawalan. Takot tayong maubusan. Takot tayong magbigay. Kaya naiintindihan ko kung minsan, dahil ganun ang iniisip natin, na ayaw nating mabigay, baka kasi mawalan tayo. Ayaw na nating magbigay kasi baka maubusan tayo. Magandang balikan ang ating ebanghelyo nang sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, iniwan na ho namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Lahat iniwan nila para kay Jesus. Lahat tinalikuran nila dahil sa kanilang pagsunod kay Jesus. Pero ang taong sumusunod kay Jesus, hindi ho sumusunod sa kay Jesus ng empty-handed. Ang Diyos sinusuklian ang kabutihan, sinusuklian ang pag-aalay ng sarili. Kaya ang taong marunong mag-alay at magbigay, sa totoo lang, hindi nawawalan. Ang tao marunong mag-alay at isuko ang lahat sa Panginoon, kung sa totoo lang, hindi mauubusan, hindi mawawalan. Kaya ang pangako ni Jesus eh, dahil sumunod kayo sa akin, mas pagkakalooban ko pa kayo ng ang sabi ni Jesus, tatanggap na makasandaang ibayo sa buhay na ito. Yun ang pangako ni Jesus. At hindi ito pangakong bola lamang. Pero titignan natin, no, kung may mga panahon na sinusuko natin ang lahat, kung mga panahon na pinipili natin ng Diyos, lalo na kung ang pagpili ay mahirap. Sa mga panahon na mas nananalig tayo kay Jesus, mas kumakapit tayo kay Jesus, hindi ba nakikita natin sa buhay natin na mas patuloy tayong binibiyayaan ng Diyos? Dahil ang taong nananalig sa Kanya, ang taong nagtitiwala sa Kanya, ay laging pinapatnubay ng Diyos. Pero ho, sa pagsunod kay Jesus, may kasamang pag-uusig. Nandig natin sa Ebanghelyo, ibibigay ko ng makaisang ibayo ang lahat sa buhay na ito. Pero may kasamang pag-uusig. Yun ho yung disclaimer doon. Dahil hindi naman lahat tatanggapin ang pananampalataya natin. Hindi lahat sasang-ayunan ang pananampalataya natin kay Kristo. Lalo na ho ngayon. Di ba? Dahil sa ating pananampalataya, ipinapahayag natin na sagrado ang kasal, pero marami din namang umuusig sa simbahan at sinasabing tumahimik na lang kayo. Hindi rin naman ibig sabihin nun na kapag tumututol tayo sa diborsyo, ay hinahayaan na natin ang mga mag-asawa na magdusa. Meron po tayong tinatawag na annulment. Sa annulment ho, pinapatunayan na ang kasal nung una pa ay walang bisa. At yan po din sa simbahan ay meron tayo. Merong annulment din ho sa simbahan. Ang tinututulan natin ay dahil sagrado ang pamilya, sagrado ang kasal, hindi lang basta-basta pwedeng itong putulin. Kasi nga mahalaga ang kasal. Mahalaga sa mata ng Diyos ang pagsasama ng babae at lalaki sa sakramento ng kasal. Mahalaga ang pamilya. Hindi naman pwede yan. Pag trip mo lang, ayaw mo na sa asawa mo, papalitan mo na, hindi ba? Nalilimutan natin yung salitang commitment. At sana bilang isang simbahan, tayo ay sumusunod kay Jesus
Handang isuko ang lahat kay Jesus. Kahit yung sarili nating kagustuhan, kahit yung sarili nating pagmamataas at kayabangan, na tila mas gusto natin na ang Diyos ang sumunod sa atin, ang pangako ni Jesus, sa sino mang mag-aalay ng sarili sa Kanya, pagkakalooban ng Diyos ng makaisang daan. Minsan may pag-uusig nga sa pananampalataya. Minsan dumarating yun sa ating buhay, pananampalataya. Pero may pangako din ng Diyos sa atin. Kahit kailan, hindi niya tayo pababayaan. Sa panahon ng pag-uusig, bibigyan niyan tayo ng karunungan. Dahil ang Diyos ay kapiling natin, ang Diyos ay laging kalakbay natin. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito na sumunod kay Jesus. Sumunod sa Kanya ng buong buo. Sumunod sa Kanya ng buong puso. Sumunod sa Kanya na may pagpapakumbabang loob. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa panganib ng ating pagtitiwala at sa mga layo ng mundong ito, itinataas natin ang ating mga puso sa maalab na pananalangin sa Ama. Ang ating itugon, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpapayaman ang buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mula tayo sa pakikisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik-loob. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at may mga kapansanan naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tignan mo nang may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ng iyong katotohanan ang aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo. Siya na bubuhay at nag-ahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang pinapay at alam.
nang tayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naperirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banalang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Sumunod po tayo. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui spera, sperat in Eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burden, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in Eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in Eo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ng mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan
ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway mahalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at maglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng buong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, linarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin.